Good day. Good day, guys. Ako po ulit si Operation Manager, General Manager ng YP14. Ang subject po natin sa video na to is paano ba maging resellers? Kasi ang dami nagtatanong sa amin paano maging sales, paano maging resellers. Marami po kasi nag-inquire sa aming Facebook page kung paano maging resellers. Ang pagiging reseller po kasi hindi po ganun kadali. Unang-una po, kailangan meron po kayong major background sa aming mga ibinibenta. Halimbawa po, kung ang ino-offer po ninyo is gym equipment, kailangan po meron po kayong konting kaalaman sa fitness, no? Sa gym equipment. Para po meron kayong idea kapag ino-offer nyo yung mga gym equipment. Kaya ang madalas po na nagiging sales namin pagdating sa mga gym equipment, yung mga instructor, yung mga coach, pero yung iba naman po na mga willing naman na matuto, napaka dali naman pong pag-aralan. Kumbaga pipili lang po kayo ng gym equipment na pwede nyong pagpilian kung anong gusto nyong i-offer, tulad ng mga basic equipment lang, halimbawa mga plates lang, mga bar, madadali lang naman po ang specs nun, tulad ng mga treadmill, mga multi-trainer. Yun po, madadali lang naman siya. And then, unti-unti po, matututunan nyo na, step by step, yung mga major equipment. Lalo na pagdating sa mga gym business, kapag mga usapang negosyo po is business, gym business na yan. No? And then, step one po, para maging reseller namin, kailangan po, mag-message po kayo mag-message kayo sa aming Facebook page or mag-message po kayo sa any sales namin na gusto nyo maging reseller. May konti pong orientation po yun, one-on-one orientation. Kailangan po pumunta kayo dito sa aming opisina para ma-orient po kayo. Marami po kasing gustto maging reseller pero ayaw naman pong pumunta rito. Minsan po, okay lang din naman, pero yun nga lang po, hindi ganun ka-effective, no? Hindi ganun ka-effective. Unlike po kung pupunta kayo dito, ma-orient po kayo, mas matututo po kayo na paano i-offer yung aming mga equipment, kasi napakadami po, napakadami naming dinik na ino-offer, no? Nag-offer kami ng mga ATV, UTV, meron din po kami mga recliner seats. Medyo marami po, marami kaming ino-offer. Kaya ang step 1 po, kailangan mag-message po kayo sa aming Facebook page and then magpunta po kayo dito sa aming warehouse, magpa-appointment po kayo para sa maliit na orientation. Ang step 2 naman po, kapag na-orient na po kayo, kailangan nyo pong gumawa ng sariling independent na Facebook page. Hindi nyo po pwedeng sundan yung pangalan ng aming YP4K. Gagawa po kayo ng independent Facebook page. Kailangan, dun po sa inyong Facebook page, dun nyo po ipopost yung mga equipment na i-offer ninyo. And then, gagawa rin po kayo ng business profile para doon kayo i-check ng inyong mga client. Then, para sigurado po na madali nyo makuha yung mga pictures, meron po kaming ibinibigay ng mga admin. Bibigyan po namin kayo ng admin sa group chat. No? So, kung meron po kayong mga tanong, meron pong admin na itotoka sa inyo na pag hindi nyo po alam, pwede nyong itanong sa ating mga admin. Yan, magkakaroon po ng group chat. Yun po yung ating step 2. Kung step 1 po, mag-message kayo sa aming Facebook page para sa appointment, sa orientation. Step 2 po, gagawa kayo ng Facebook page at saka ng business profile sa Facebook. Yung step 3 po, ang step 3 po natin, yan na po yung gagawa kayo ng mga layout. Gagawa po kayo ng mga layout, pipili po kayo kung ano yung gusto nyong i-offer, gusto nyong mag-offer ng mga UTV, ATV, or gym equipment. Gagawa po kayo ng layout para i-post po ninyo sa inyong Facebook or sa inyong Facebook page.
No? Yun po yung aming step 3. Yung step 4 po, once po na nagkakaroon na kayo ng client, nagkakaroon na po kayo ng client, step 4, kailangan lang po i-group chat nyo sa amin. Group chat nyo sa admin nyo, group chat nyo sa YP4K, kailangan lang po i-group chat para mapaliwanagan, no? Mas maayos yung pag-o-offer natin ng ating gym equipment or ng any equipment na ino-offer ninyo. Ano po? Yun po ang step 4, kailangan po is i-group chat ninyo. And then lastly po, yung step 5, gagawa po kayo ng mga sariling quotation. Halimbawa po, umorder na po yung inyong kliyente, umorder. Gagawa po kayo ng quotation, ipapasa po ninyo sa aming opisina, and then yung opisina po, ipapasa po yan dito sa operation, sa labas, para i-ready yung equipment. Kapag na-ready po yun, kami na pong bahala mag-deliver nun sa inyong kliyente. Ganun lang po kadali. Ganun lang po siya kasimple. Then yung kung ano man po yung inyong inaasahan, like commission, incentive, pinapaliwanag po yun sa orientation, sa step 1. Yun po yung kung gusto po ninyong malaman. Then iba-iba po ang incentive na aming ibinibigay. And then yung pricing po, bawal na bawal po sa amin ang mag-markup. Hindi po pwede ang mag-markup. Bawal na bawal po yun. And then bawal din po na magbayad ang mga client sa mga sales. Kailangan po ang mga client magbabayad lang sa account ng YP4K or sa account, legit account ng any owner ng YP4K. Bali, yun po yun. Ulit ko, step 1, mag-message po kayo sa aming Facebook page. Magpa-appointment po kayo sa orientation. Step 2, gumawa po kayo ng Facebook page para po dun yung mailagay yung mga ino-offer ninyo. Gumawa kayo ng Facebook profile. Then, ang step 3 natin, yun po, magkakaroon po ng group chat ng admin, no? Gagawa po kayo ng group chat. Gagawa po tayo ng group chat para dun po kayo makakausap ng ating admin. And then yung step 4 po, i-group chat nyo yung client nyo papunta sa amin. I-group chat nyo para nakakausap po ng ating admin at nakakausap din po ng kung sino mang legit na sales dito sa YP4K. And then lastly po, step 5, yun na, kailangan pag umorder ng client, gumawa na po kayo ng quotation. Ipapasa nyo po dito yon. And then sa quotation, nakalagay po dun yung VAT, nakalagay po dun yung delivery charge, nakalagay po dun ang warranty. Kailangan po kasi yon ipinapaliwanag sa client. Pero dun sa step 4, ipinapaliwanag na po yan ng admin. Pagbaguhan po kayo, kailangan po yon na nandyan lagi ang admin para magpaliwanag, lalo na pagdating po sa mga warranty. Kapag natututunan nyo na, kahit kayo na po, kayang-kaya nyo na po yun, kahit yung mga step 3, step 4, i-bypass nyo na, okay na po yun. No? Yung iba po kasi, yung magagaling na mag-sales, wala na pong ganun. Minsan, step 5 na kagad, sila na nakikipag-usap, gagawa na ng quotation, ipapasa po dito, and then ire-ready. Ganun na lang po, ganun na lang siya kasimple kapag natututunan natin. And then yung mga iba pong pumupunta rito, yung magagaling naming sales na magagaling gumawa ng mga edit, pumupunta po sila dito na gumagawa sila ng any video para sa kanilang marketing. Kasi sila po ay naggagawa, meron na rin silang mga staff nila, minsan sila pong mag-asawa, minsan po mga anak nila, yun na po ang staff nila na sumasagot po sa Facebook page. And then bahala po kayong gumastos dun sa inyong Facebook page. Kung gusto niyo po i-sponsor. Nga po, inuulit ko, hindi po ganun kadali. Hindi po ibig sabihin, dalawang linggo, isang buwan, meron na po kayong benta. Sa panahon po ngayon, napaka-competitive po ng pagiging sales. Pero pag natutunan po ninyo at nagkaroon kayo ng community sa inyong Facebook page, dumami po ang inyong mga members sa inyong Facebook page at mga client. Unti-unti po yan, tulay-tulay na po yan. Kailangan lang po maayos yung ating pagpapaliwanag sa mga client.
No? Bale, ayan, meron, andito yung isa nating sales ngayon, yan, kukubra sila ng ating, ano, ng kanila, ng ating, kanilang kinita ngayong linggo, ayan, yan yung kinita nila ngayong linggo. Ayan, makikita nyo, yan yung kinita nila ngayong linggo. Ayan, Miss Angelica at si Sir Carl. Carl, ayan. Sila po ay almost 1 year na mahigit po ang nagsisales. Ito si ma'am, nag-resign na nga ako sa trabaho niya at nag-sales na lang. Ayan, bali ngayong week, kumita sila ng halos 50,000. Ngayong week yan, kinita nila. Ayan, congratulations. Kasi meron po kaming incentive no every month. Yung top 1, meron pong incentive yun. And then kapag na-reach po nila yung quota, halimbawa kung meron pong quota na ano, meron pa pong additional yun. Then bukod pa po yung sakikitain nilang commission. Kaya congratulations. Salamat po. Kaya guys, sa mga gusto pong maging reseller, gustong maging sales, ayan, mag-message lang po kayo. Sundan nyo lang po yung aming step by step. Sa totoo lang, sa 10 po na nagsasabi na magse-sales sila, magpapa-appoint nyo dito, wala pong pumupunta halos. Wala pong pumupunta. Medyo, doon pa lang po kasi sa Facebook page, kakausapin na po sila ng maayos doon. No? Kakausapin na sila dahil hindi po ganun kadali na mag-reseller ka ngayon, tulad ni Miss Angelica. Miss Angelica, ilang months bago ka nakabenta? Ilang months? Yung sa akin kasi, sir, summer kasi yun eh. So, thank God talaga. Parang 2 weeks ata, nakabenta agad ako noon. Dalawa pong ano, treadmill. Tapos sunod-sunod na po yun. Basta po ano lang kayo, tsaga lang talaga kayo. Tsagain nyo lang siya. Tapos ano lang kayo, post lang kayo ng post. Ano, yun lang naman yung pinaka-sekreto nyo. At tsaga lang, tsaga. Minsan talaga, minsan, ang pagsisales kasi minsan nasa gabi. Mm. Sa pagpo-post sa gabi. Kaysa sa umaga, kahit ako minsan nagpo-post ako sa gabi. Minsan naabot ako ng 2 a.m., 3 a.m. And then gigising na ako, mga almost late na. Kaya medyo... Pero pagising ko naman ng umaga, napakadami ng mga inquiry. Dahil yung iba talaga sa gabi, minsan nagbubuklat ng kanilang mga Facebook pag wala ng mga ginagawa, nagpapahinga. Nasa timing din, nasa timing. And then yun, nag-i-sponsor din sila sa page nila, ginagastosan din kasi nila. And then syempre, yung paano kayo makipag-usap sa client, kung medyo makulit kayo or medyo kung paano, the way na paano nyo sila na makuha yung, ano, yung client. Kaya sa ratio po, 1 out of 10 minsan, swerte, may nagtatagumpay po na isang sales. Ngayon, ang sales po namin, nationwide po yan, Luzon, Visayas, Mindanao, meron po kami mga sales dyan. Yung iba po, hindi na pumupunta rito, ino-orient na lang namin through online. Pero much better po, mas pumunta kayo dito. Then, meron sa susunod na video natin, ipapaliwanag naman natin yung paano maging distributor. No? Paano maging distributor naman. Yung mga gusto mamuhunan, ayan, next video natin, next part yan, i-ano natin yan, isa-subject natin. And guys, salamat po, and then please watch and subscribe our YouTube channel, YP4K, ATB, and Gear Equipment. And subscribe nyo lang guys, para manotify po kayo sa mga bago naming models, mga bago naming equipment. And then pumasyal po kayo sa amin dito sa aming warehouse. Dito lang po yan sa may Ampiguno, San Mateo Rizal. Malapit lang po kami sa may SM City, San Mateo. Ayan. Salamat po. Thank you.